kapalit ni Jamie Malonzo sakaling hindi makasama sa hanay ng Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament, bunga ng injury. Sinagot na dati pa ni Coach Tim Cohn, lagay ni AJ Edo sa Gilas Pilipinas para sa Olympic Qualifying Tournament at second window ng FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers. Sinagot na rin dati pa ni Coach Tim Cohn, tutukan natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Matapos ang 69 na bakbakan sa KBL, kung saan siya nagtala ng 9.4 points, 3.2 rebounds, 1.1 assists at 1.0 blocks sa loob ng 21 minutes sa court, tila iiwan na ni Renzo Bando ang liga. Ano nga ba naging pahayag ni Renzo sa isyong yan? Tutukan natin si Renzo Bando sa report ni Min Jung Gu ng mk.co.kr. Gusto kong tingnan yung sarili ko sa overseas market. Gawa ko ng mahirap na desisyon matapos ang maraming konsiderasyon. Overseas, isa lang meaning nun ha. Baka tumawid po siya ng Japan B-League. Parang wala naman sa plano niya yung pagbalik dito sa Pilipinas para dito sa PBA, di ba? Di naman natin narinig sa kanya yun eh. So malaki talaga yung possibility na sundan niya si Barrientos sa Japan matapos yung dalawang season niya dito sa KBL, di ba? Pero parang may pagbabago sa decision niya ha. Ano yung pagbabago? Kahapon kasi nakita pa natin merong watawat ng Korea yung post niya dito sa Facebook, tapos merong arrow. Pero ngayon wala na yung arrow, wala na rin yung flag ng Korea. Ibig sabihin ba nito magsi-stay na lang siya sa KBL? Well, posible, pero hindi tayo sigurado kasi wala naman tayo doon sa usapan. Hindi tayo kasama doon. Nasabi lang natin yun na baka magstay na po siya doon kasi yung report parang gagawin lahat ng KGC na huwag umalis si Bando sa kanila. At para manatili sa kanila si Renzo Bando, syempre alukin nila yan ng kontrata na hindi pwedeng tanggihan, di ba? Base sa report, ginagawa ng anyang KGC ang lahat para hindi sila maiwan ni Bando. Tanong, ano ang iniaalok ng anyang kay Renzo na tila mahirap tanggihan at tuluyan itong pumayag na manatili sa koponan? Tutukan natin si Min Jung Gu sa kanyang report sa mk.co.kr. Nagsagawa na ng kabuuan 3 pagkupulong kasama sa Renzo Bando ang pinuno ng article para sa pag-renew ng kontrata. Sinasabi po dito na inialok ko yung maximum na kontrata. Determinado ang Jung Kwan Jiang na panatilihin si Bando. Nakipag-usap na rin si Director Kim Sang-sik. Nag-desisyon naman si Bando na magbigay ng sagot bago umalis. So guys, doon tayo sa maximum contract ng KBL kasi sabi sa report, inalok na nila si Renzo ng maximum. Meaning, ganun sila kadesidido na panatilihin si Renzo Bando sa kanilang koponan, di ba? Ginagawa nila lahat para hindi siya umalis. Yung maximum contract, hindi natin alam kung ilang taon yun or kung magkano yung halagang nakapaloob doon. Pero isa lang ang pwede nating masabi dyan, ha? Malaki yun at hindi magiging dehado si Renzo Bando sakaling manatili po siya doon. Ganun lang kasimple yun. Alam kasi nila yung halagang ibinibigay ng presensya nila kay sa bawat bakbakan. Ibang-iba po kasi yung athleticism ni Bando. Humahatak po yan ng viewers. And of course, nagdadala ng excitement yung pagiging athletic po niya. Kung mainit ang usapin tungkol kay Renzo Bando sa KBL, usap-usapan din ang magiging kapalit ni Jamie Malonzo sa Jeans at Gilas Pilipinas sakaling hindi pa siya pwede sa Olympic Qualifying Tournament. Ang issue ay nauna nang naipaliwanag o ipinaliwanag ni Coach Tim Cohn. Ano ang paliwanag niya sa isyung yan? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni JR Isaga ng Rappler. Kaya ngayon, magsasanay at bibiyahin na rin si Mason Amos at Japet Aguilar kasama ang original na 12 at handang pumasok kung kinakailangan. Kapag wala ang isa sa mga bigs natin, papasok si Japet. Kung yung iba, pupunan naman ni Mason Amos. Si Mason din dahil sa kanyang kabataan. Pwede kasi siya bilang isa sa mga regular paglipas ng panahon. So yung sa akin, wag naman sana, di ba? Sakaling hindi makasabay si Jamie Malonzo kasi nga meron siyang injury, si Amos na yan. Again, sana gumaling siya kagad bago dumating yung Olympic Qualifying Tournament. Pero kung hindi, isasalang ni Coach Tim Cohn si Mason Amos. Yun ang posible mangyari kasi pasok na 14 man pool si Amos. And of course, nasa height ni Jamie si Amos, di ba? So tamang-tama yon. May tira sa labas si Amos, malaki katawan para sa banggaan. Sa palagay ko, maganda yung laban. Alala nyo naman siguro ng laban nila sa Lebanon, di ba? Maganda ginawa doon ni Amos. Siguro si Dwight na lang magiging problema ni Coach Tim Cohn in case na hindi talaga siya pwede. Pero dasal natin, gumaling kaagad sila para walang problema yung buong grupo. Ang bigat din kasi ng makakabakbakan nila sa OQT kaya maganda siguro kung solid sila at nakapaganda ng maayos. And of course, walang iniindang problema pagdating ng bakbakan. Habang inaasahang papasok si Mason Amos sakaling hindi pwede si Jamie Malonzo sa Olympic Qualifying Tournament, pinag-uusapan din ang lagay ni AJ Edu. Ang issue ay minsan na rin binigyan ng linaw ni Coach Tim Cohn. Ano nga bang paglilinaw na ito ng Gilas Mentor?
Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Torrado sa Spin. Magiging available siya sa Abril, kaya magiging available siya sa pangalawang window. Ibig sabihin, okay na si AJ Edu ngayong Abril. Wala nang problema sa kanya, di ba? Makakasama siya ng grupo sa Olympic Qualifying Tournament. Good news po yun, kasi andyan na rin si Junmar. Si Scotty nakabalik na rin. Oras na lang ng practice yung hihintayin. At posible mangyari yan matapos ang PBA Philippine Cup ngayong Hunyo. And speaking of Philippine Cup, ha, maganda yung takbo ng SMB. Statement din yung standing nila na 7-0. Sila kasi yung defending champion, so asahan na natin na pipilitin talaga nila na makuha ulit yun. Pero hindi rin pwedeng baliwalain yung Magnolia na sinasabi ng ilang fans, magaling lang sa simula sila, di ba? 5-2 na sila ngayon. Tapos yung Hinebra ni Coach Tim Kuhn, meron na silang 6-3. RSA team na naman to pag nagkataon. Noong nakaraang conference, halos ganito rin yung forma ng standing. So guys, maraming salamat.